Carlito Diaz. What's up guys, welcome back to my channel. Yun guys, mag-aayos po tayo ng microphone. Ayusin natin to kasi kapag may kumakanta guys, no, putol-putol yung tunog niya. Bagong lahat guys, no, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel or napadaan ka lang at saka gusto mo itong mga ganitong content, yan, so huwag kang mahiyang mag-subscribe. Hit mo rin yung bell button guys sa gilid para ma-update ka sa mga bago nating tutorial tulad nito. So yan guys, no, dito naman po tayo sa microphone. So naka-importante itong microphone sa akin guys kasi kadalasan gumamit nito is yung video key. So dapat talaga maayos yung microphone natin kasi yan yung isang way na pabalik-balik yung mga customer natin na magre-renta ng sounds natin dahil ang ganda yung quality yung sounds natin at saka walang problema. Yan. So ngayon guys, no, kung pangit naman yung microphone natin is yung boses nila tol-potol, syempre kapag may occasion sila sa susunod, hindi natin alam na hindi na kunin yung sounds mo dahil yung microphone mo is pangit yung microphone or putol-putol. So dapat iwasan natin yung ganyang bagay guys. So itong microphone ko guys, no, may problem. Ganun lang ito nagsimula nung last event natin kasi mga lasing na yung kumakanta. Ayan. So ngayon guys, titesting muna natin to. So yung mixer natin is ka-volume na yan. Tapos naka-insert na din itong microphone. So i-volume lang natin itong amplifier natin. Ayan. Saka i-mic check natin to. Check test. Check test. Hey, check. So hindi tumunog guys. Walang boses. So galawin natin. Check test. Check. Check. Check test. Check check test. Check testing. Hey. Check test. Check test. Yan. Check check. 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 So yun naman tumunog. Check. Tanggalin muna natin tong electrical tape. Para sa akin guys, pangitingnan pag mayroong tape. So huwag niyo itong ganahin. So gagagamit lang kayo nito guys kapag wala na talagang choice. Kadalasan kasi guys kapag ganitong trouble na putol-putol yung boses natin, nasa connection dito guys. Kasi naglo-lose contact yan guys, no. At saka hindi naman agad masisira itong coil nito kasi pang boses lang naman. So mas mainam talaga walang tape guys. Yan, tingali na natin to. So unang yung gagawin guys, tingnan nyo dito sa loob kung wala bang naputol or kinalawang. So hindi naman to agad masisira guys kasi meron naman tong lock dito sa loob. Yan, so buksan muna natin tong microphone natin. Check muna natin tong coil kung okay pa ba. So point natin sa times 1 itong tester. Tapos makikita natin itong dalawang wire dito sa coil. Ay titester natin yan. So kapag meron tayong naririnig na yan, putok-putok. So ibig sabihin okay lang po yan guys. Kapag okay naman dito, tingnan natin dito sa loob yung wire. So ganyan ninyo lang guys, no, yung wire, bali ganyan kung hindi ba na lost contact sa loob. So pag ganyan guys, kapit pa yan yung wire niya doon tsaka itong isa. So ibig sabihin okay pa yan guys, kumakapit pa yan. So huwag nyo lang lakasan na pag ganun. Sakto-sakto lang guys, no, para malaman natin kung okay ba. Parang ipipil mo lang yung wire na hindi napuputol.
So kung nagtataka kayo bakit nabigat yung microphone, so meron pa yung nakalagay na ang tawag dito. Yan, metal ba ito? Or simento. Yan. So meron siyang metal sa loob, pampabigat. Yan, so ito yung laman niya. Switch lang yung laman niya dito, guys. Switch ng microphone. So ibalik natin to. Huwag niyo lang tanggalin kasi pampabigat ito, guys, sa kamay. Yan. So ibalik natin. Tapos doon naman tayo magtitester sa connector. So lilinisin pa natin to, itong tape. Lagyan nyo lang to ng alcohol, guys, at saka gapas. Bali ganyan lang para matanggal itong tape. Yan. So dito titester natin. So power on muna natin yung switch. Tapos titester natin. Testeran natin tong 1 at saka 2. Yan. May number dyan sa loob, guys. Kikita natin tong 1 at saka 2. So dito yan natin ititester. Testeran natin, guys, sa 1 at saka 2. Yan. Pag may narinig tayong putok-putok, so ibig sabihin okay lang to na part dito sa microphone. So kapag okay lang to, guys, no, sunod naman tayo dito sa XLR or microphone wire. Una is tanggalin muna natin to. Tingnan natin dun sa obyong connector. So okay naman dito, guys, no. So balik natin yan. So dito tayo mag-focus. Yan, makikita natin tong connector sa loob. Yan, kinalawang na, guys. Kailangan natin to alinisin. At saka yung sa loob parang lumalaki na, kailangan natin paliitin. So nakikita natin, guys, no, kinalawang yung loob. At saka yung connector niya, guys, sa loob is parang lumalaki. So yung standard talaga, guys, yung maliit para pag pumasok yung mail is higpit na higpit siya. Kumpara dito sa atin na lumalaki siya. Pag pumasok yung mail XLR, pag pumasok yan, so hindi siya nagtatouch dito sa female XLR. So dapat nakaganon yung connector sa loob para pagpasok ng ating mail XLR is kapit na kapit siya at dapat naka touch talaga siya, guys, para hindi lost contact. Yan. So kuha tayo ng liha, guys. Bali ililiha lang natin doon sa loob pag ganun. So meron akong liha dito. Kuha lang tayo ng konti. Dapat maliit siya, guys, para makapasok siya. Yan. So okay na to, maliit. So pasok niyo lang, guys. Ikot-ikot lang natin. Yan. So pag ganyan lang, guys, no, palang i-kiss-kiss nyo lang sa loob para matanggal yung kalawang. So hindi naman to totally, guys, matanggal lahat ng kalawang. So pag meron kayong gasolina dyan, pwede nyo patuluan ng gasolina para matanggal talaga yung kalawang, guys. Yan. So maliit na lang yung natitirang kalawang, guys. Sunod natin gawin is acute natin yung connector sa loob. So gagamit tayo ng patalim tulad dito or kutsilyo. So i-acute lang natin to para liliit yung connector sa loob. Yan.
Pagganin natin guys. Dapat liliit yung connector sa loob. So dapat itong lahat guys maakyat natin para babalik sa normal yung quality. Yan. So yan guys no, makikita na natin na nag-cute na yung connector sa loob. Yan. So ganyan din yun lang guys, paliitin lang yung circle kasi maluwag na yun guys kasi kaya naglo-lose contact siya. Yan. So na-cute na natin pabalik. So gamitan niyo lang ng patilim guys ng kutsilyo or patalim na ibang bagay. So ngayon, ite-testing na natin to doon sa microphone. So lakasan nyo lang guys pagpahid para matanggal talaga yung natitirang dikit ng electrical tape. Kasi may mga dikit-dikit kasi guys, kailangan tanggalin para malinis na yung microphone. Ayan, so natanggal na yan guys no. Yan, so maganda na ulit yung microphone natin. So pwede na natin to i-connect. Yan, so maliit na yung bilog sa loob guys. Yan, so tapit na kapit na yan. So pila natin yung higpit ng connector sa loob. Yan, so titesting na natin to. So power on, volume. Ayan, kahit galawin pa natin yung wire. Ayan, kahit anong posisyon. Ayan. Ayan. Kahit ganun pa, ayan. So, ayos na yan guys kapag nakahigpit na yung connector sa loob. So, check natin. Check. Yeah. So, model nito guys, platinum. Ayan, so okay na to guys. Off na natin. Kasi maingay yung blower. So, nakita na natin guys kung paano natin inayos. At saka, rinig naman natin na okay na yung microphone natin kahit pag ganun. Wala nang lost contact. Yan, so yan lang po kasimple guys no, mag-ayos ng microphone. So pag meron kayong mga microphone na putol-putol yung boses kapag kumakanta kayo, so gawin nyo lang to guys yung tips na ginawa ko. Tsaka makikita nyo yung kalalabasan kapag ginawa nyo yun. So yan guys, okay na ulit yung microphone natin. So dapat ready tayo sa mga equipment natin. Dapat naka check always kasi hindi natin alam mayroong mag gagamit ng sounds natin. So at least na okay na okay. So ready na ready sa anumang event na darating. So yan lang po guys no. Sana meron tayong konting tips na kaalaman na nalalaman sa vlog natin ngayon. Yan, so ngayon guys, maraming salamat at saka God bless.